Good morning. Time check 8:45 a.m. on Friday. Pupunta tayo ngayon sa Defy Customs, Marikina. Magpapapowder coat tayo ng mags ng Vespa. Turn right, then turn right. Medyo hindi na bagay yung gold na rims natin dito sa bagong look ng Vespa Sprint Racing 60s natin. So baguhin natin siya. Powder coat lang. Nag-usap ko si Miss Jane ng Define Customs and nagpa-schedule tayo ng 9 a.m. Kaya naman daw matapos the whole day or maybe in a couple of hours. Then turn right on Monarch. Refer to ni Jay yung Defy Customs for powder coating. Then turn right on Fernando Hills Tumana Bridge. Tumana Bridge. Hindi natin kayang bumili ng bagong mugs for the Vespa. Masyadong mahal. Turn right on JP Rizal. And I don't think it's practical. Nagmamasos ng 40,000 or more for the new mugs of the Vespa. Trial muna tayo. Pag nagustuhan natin yung red, coke red yata yung ilalagay na color. Baka we can consider. Pero pag masaya na ako dun, okay na ako. Kasi mabilis din ako magsawa . Pero I think the new color will fit the new look that we're aiming for the Vespa. Mawawala nga lang yung pagka-racing 60s niya dahil mawawala yung gold. Turn right on JP Rizal. Pero we can always go back kung gusto natin ibalik yung racing 60s look niya. Mahal kasi ng mags ng Vespa. Yung Soka na mags na inaalok sa atin ni Julian, 35,000. I'm not willing to spend that much. And it's not practical to do so. Turn right on Egan Gonzalez. Tapos pag gusto ko na ibalik sa racing 60s, diba? Ang hinayang ka. Powder coating muna tayo. Maganda naman yung reviews ng Defy Custom. Aga pa, pero ang init na. Parang summer yung init. Turn left on JP Rizal. Then turn right. Sana matapos to kasi may mga lakad kami later. Alam ko, Friday night, syempre may ride. Gusto muna natin makapagpahinga bago mag-ride later. Naka-waste tayo ngayon kasi hindi natin kabisado to.
11 E Santos. Ah, ito siguro, ito yata. Parang ito na, malapit lang. Now we know. Ito yung restore. Ito ba yun? Ayun, Defy Customs. Defy Customs, Marikina. Uwi na tayo. Baka abutan tayo ng ulan. Success! Success naman yung magpapa-powder coat natin ng mugs. Medyo matagal lang kasi
Anong oras ako nag-start? 9. Past 2 o'clock na eh. Pero okay lang din kasi umulan ng malakas at least napatila muna natin. 2:24. Mga 5 hours. So kaya, kaya nila within the day. Uwi na muna tayo at baka may ride later. Parang meron pang forecast ng ulan ng 3 p.m. Uwi muna tayo. Maganda naman kanilabasan ng powder coat. Ang color na pinili ko is yung coke red. Ang regular price daw ng pa-powder coat sa kanila ng Vespa Sprint na coke red is 2,500. Pero may promo yata sila ngayon, kaya binigay sa atin ng 2,000. Pwede na kaysa bumili ka ng mugs na medyo mahal. Mahal ang mugs ng Vespa eh. Tapos kung magsasawa ka rin naman agad, at least ito may option ka. Lalagay ko lang sa description yung branch nila dito sa may Marikina. Maraming actually yung branches yung Defy Customs. Na-refer sa atin ito ni Jay, si Baring Jay. Kasi anytime naman kung gusto kong ibalik sa gold, pwede kong ibalik para bumalik yung Racing 60s look niya. Comment na lang kayo kung sa tingin niyo bagay o hindi. Parang nauumay kasi ako dun sa gold eh. Try lang. Baka mamaya magustuhan ko yung red. Hindi tumingin tayo ng magandang mags na red. Pero for now, I think this is the practical choice. Kasi kung hindi mo naman biglang magustuhan, at least hindi ka gumasa sa malaki. Pero bumagay kasi siya doon sa ano eh. I think bumagay siya doon sa red accents natin dito sa Vespa. Tsaka malapit lang sa akin to. Siguro mga 15 to 20 minutes lang. Ganun lang siya kalapit sa bahay. Ang nakausap ko sa Facebook page nila si Miss Jane. Tapos ang nagumawa si Paul tsaka si Angelo. Dami, walang tigil yung pasok ng mga customers nila. May mga inquiries, may mga nag-iiwan ng mugs, pinabalikan nilang. Meron nga doon isang Vespa rin eh. Parang blue naman yung pinakolor niya doon sa mugs niya. Naman tayo masyadong maselan pagdating sa accessories. Bukod dun sa Vespa na mugs na nakita natin kanina, meron tayo nakasabay na naka Yamaha Sniper yata yun, Yamaha Sniper tsaka parang Click. Totoo nga yung sabi nila na they can finish the powder coating within the day. So mas maganda pag umaga kayo pumunta para hindi kayo gabihin. Operating hours nila is from 9 a.m. to 6 p.m. Okay naman kausap. Okay naman sila kausap. Problema
problema mo lang dyan kapag nagpapagawa ka sa kanila, tihintayin mo. Wala kasi silang parang pwedeng tambayan. Ando ka mismo sa gawaan nila eh. May upuan lang tapos may electric fan. Pag mainipin ka, mainip ka. Pero kaya nga, kaya maganda pag magpapagawa kayo, agahan nyo. Para hindi kayo masyadong matagalan. And una kayo. Ako kasi yung una today. So, 9 o'clock. Anong oras na ako natapos? 2 p.m. Hanap lang tayo ng pwedeng picturean dito. Pwede natin picturean yung Vespa dito. Dito nagpupunta si BSR eh. Pag nagre-review siya ng motor eh. Picture lang natin. Bago tayo umuwi at bago umulan. Bulong pula na ang Vespa natin. Ayun, ang bagong look ng ating Vespa Racing 60s. Medyo nabawasan pag Racing 60s niya dahil wala na yung gold na rims. Pula na siya. Coke red na. So, ano sa tingin nyo? Bagay naman ba? Comment kayo kung bagay. Alright. Uwian na. By the way, birthday pala ni Tito Poch today. Happy birthday, Tito Poch. How old are you? Alright, salamat sa pagsama sa akin today sa pagpapapowder coat ng ating rims or mags nitong Vespa Sprint Racing 60s. Medyo nag-iba na yung itsura niya from last month. Medyo may mga dinagdag na tayo. Thank you for watching. To my old and new subscribers, maraming salamat at makabalik-balik kayo. To the new subscribers, welcome to my channel. Don't forget to follow the DJDLS Riders. I'll see you in the next one. Ride safe, stay safe. God bless. This is Mr. Soprano signing out.